the so-called anti-terrorism bill is actually a bill to carry out terrorism against the people. First of all, yung talagang, tunay na terrorist ang ano ang pinupuntirya dito. Hindi mo kailangan ang batas. Hindi batas ang mag-i-stop sa kanila. Anyone can be surveilled, framed up, and arrested without judicial warrant, and detained without charges for as long as 24 days on mere suspicion of being terrorist or associated with terrorists or a terrorist group of any kind, or for speaking or joining any assembly to make a criticism, complaint, protest, and demand against a policy or action of the Duterte regime. The so-called Anti-Terrorism Council exercises the powers and roles of the executive and judiciary. It decides all by itself who is a terrorist that must be subjected to red tagging, vilification, surveillance, arrest, or detention. In violation of the Constitution, it issues the orders for the arrest of those labeled as terrorists and for their detention far beyond the 3-day limit to detain anyone without any charge. The Anti-Terrorism Council plays the role of the Inquisition in medieval times in Europe. The so-called Anti-Terrorism Bill gives those in power the license to abduct and kill people with the unlimited latitude of time and opportunity for them to torture and kill their victims extrajudicially and erase the evidence of their crimes. It removes all liability for illegal arrest and detention. It emboldens the military and police to commit crimes with impunity against those who are tagged as terrorists just because they criticize the regime and make demands on it in the exercise of their freedom of speech and assembly. If Duterte approves the bill or lets it lapse into law after 30 days, he achieves fully his goal of full-blown fascist dictatorship without having to formally declare martial law nationwide. A law of this kind for the purpose of state terrorism practically junks the Bill of Rights in the Constitution and replaces it with a bill of state terrorism. It would make Duterte a far worse and more brazen fascist dictator than Marcos. Marcos did not junk the Bill of Rights outrightly, but went around it by invoking the Commander-in-Chief provision on martial law and invented the factual grounds for the martial law declaration with the brazenness of Duterte and his servants in Congress in putting forward the sort of unconstitutional and anti-democratic bill. We can expect the worst acts of state terrorism, surpassing those of the Marcos fascist regime and also those of the Duterte regime, which have earned the condemnation of the UN High Commissioner on Human Rights. Kahapon, nagbabasa tayo ng dyaryo. Eto, may nakita na naman tayo. Eto na naman itong, talagang itong si John Nery ng Inquirer, kolumnista ng Inquirer. Meron na naman siyang artikulo na bumabanat na naman sa mga sampa, di sa gobyerno. Kasi, tingnan po ninyo yung kanyang column. Ang title eh, Bill of Horrors. Pero ibig ko sabihin yun daw, panukalang batas. Eh, punong-puno ng mga horrors. Mga nakakatakot. Dali sabi, nagtatanim na naman to ng kagulumihanan. Kasi po yung ating kongreso ngayon ay nagdi-deliberate o nagpinag-uusapan po nila yung panukalang batas na ang pamagat ay Anti Terrorism Act of 2020. At sangayon po kay Nery, ito raw
Paano kalang batas ito? Ang pinakamagandang daw gawin dito eh. Pigilin natin ang pagpasa. Ito pong Anti Terrorism Act of 2020. Nakapasa na po ito sa Senado. Kung hindi tayo nagkakamali, Senate Bill 1083. At inadapt po ito ng House of Reps in toto under House Bill 7875. At naglalayon po ito na dagdagan ng mga parusa laban sa mga terorista at pabayin ang panahon kung saan pwede mo iditini o ikulong muna pansamantala ang mga pinaghihinalang terorista. Ano po ba ang meron sa proposed Anti-Terrorism Act? Unang-una, dun po sa panukalang batas na yon, dinidefine doon kung ano ang terorismo. Kasi dun sa Human Security Act of 2007, hindi naman na-define doon exactly kung ano yung terrorism. At mula nung nagsimula yung terorismong yan, ito po ay walang kinikilalang bansa ito eh. It crosses international borders. At walang pinipili ito. Talagang pag ito pumasok ng mga terorista, talagang pinapatay, sinisira lahat ng mga ari-arian. At dahil nga dun sa kakulangan ng batas, ilan lang bang na-usig natin at na-convict dito? Dalawa. Madali sabi, maraming dapat punuan yung batas na yon. Kaya ngayon, yung panukalang batas po yun, ito ang sinasabi kung ano ba ang terorismo, sino ba ang terorista. Ang sabi po rito ay ganito, yung sino mang tao sa loob man o sa labas ng Pilipinas, regardless of the stage of execution, whether ito ay attempted, prostrated, or consummated. Pag ito ay ginawa mong mga bagay-bagay na ito, ikaw ay isang terorista. Ano po yun? Halimbawa, ikaw ay gumawa ng isang aksyon o akto na ang layunin ay magriresulta sa pagkamatay ng isang tao o magdudulot ng maselang kapansanan doon sa isang tao, o kaya naman, manganganib ang buhay ng isang tao. Ano pa? Yung pong mga aksyon o mga akto na naglalayon na lumikha ng malawak na danyos o pagsira sa isang government facility or public facility o kaya sa isang public na lugar o kaya naman pribadong ari-arian. Ano pa? Yun din pong mga akto na ang layunin gagawa ka ng malawak na interference. Kumbaga, ini-stop mo na at magkakaroon ng danyos, sisirain mo yung mga critical na infrastructure, halimbawa yung mga bridges o yung mga skyway. Ano pa? Pag ikaw raw ay mag-develop, lumika, mag-manufacture, o kaya you possess, o may hawak ka, o mag-acquire, o makuha mo, o binili mo, o kaya i-transport mo mga supply, o mga weapons, pati mga explosives, o kahit na anong mga klaseng armas, biological man ito, nuclear, o kaya radiological or chemical weapons, alam niyo naman ngayon, maraming klaseng armas. Ano pa?
Ayun daw pong nagre-release. Nagpapalabas ng mga mapanganib na substances. O kaya, ikaw ililika ng mga sunog, mga baha, or pagsabog na yung layunin mo dun sa ginawa mong yon, ng paglika ng sunog, paglika ng baha, o pagpapasabog mo. Eh, ang layunin mo dun eh, para takutin mo yung publiko o intimidate mo. O kaya lumika ka ng kalakaran at magpapalabas ka ng mensahe ng pagkatakot para maiprovoke o impluensya mo o intimidate mo ang gobyerno o alinman sa mga international na organisasyon. O kaya naman, ito ay i-destabilize mo, gunguluhin mo upang sirain mo yung political order o kaya economic order o yung social structure sa isang bansa. O lumika ka ng public emergency o seriously undermining public safety. Yung pong mga binanggit natin, yon ang mga acts o gawain na pag ginawa mo yon, ikaw ay magiging terorista at nagkamit ka ng krimen ng terrorism or terorismo. Ano po ba ang kaparusahan dito? Ang penalty po rito ay habang buhay. At hindi ka na po pwedeng magparol dito. Hindi ka na bibigyan ng parol kung ikaw ay makonvict. Meron din naman yung sinasabi sa batas. Kasi ba, kasi nga yung iba, sinasabi lang ako, anti ano yan, anti-democratic, anti-poor, ginagamit lang yan. Weapon para sirain yung mga kalayaan natin. Kaya sabi sa batas, teka muna, itong terorismo na sinabi natin kanina kung ano yung mga akto o aksyon na gagawin mo, itong mga kalakaran na babanggitin natin, ay hindi kasama ito. Ano yon? Advocacy. Protesta. Halimbawa, kung magpuprotesta ka, pupunta sa lansangan, eh, yun eh, isang karapatan yun. Hindi yun terorismo. O kaya, anumang mga pag-exercise mo ng civil and political rights, na pag ginawa mo naman yun, hindi naman ang intensyon mo makamatay ka ng tao o kaya makasakit ka ng tao o kaya naman ilagay mo sa panganib ang buhay ng isang tao or lumika ka ng maselang risk sa kaligtasan ng publiko. Yan po. Siyempre, gaya ng inaasahan natin, eh ito, nung pinag-uusapan pa lang, 3 taon na nga po itong pinag-uusapan eh. Meron ng mga grupo na kontra, lalong-lalo na yung siyempre yung mga aliado sa kaliwa, yung mga komunista, yung mga kontra sa gobyerno. At sinasabi nila na itong panukalang batas na ito ay laban to sa sambayanan, laban to sa karapatang pangtao, at ito'y naglalayon lamang na palakasin ang kapangyarihan ng isang presidente. And gaya ng inaasahan na rin natin, yung mga dati, mga anti-Duterte critics, na kagaya nga nitong kolumnistang itong si John Nery, ay, yun, nagpalipad na rin ng kanilang mga kritisismo. Kasama na yung mga iba pang organisasyon. Yung mga abogado, o kagaya nitong si Chel Jokno, isa pa ito. Basta nakakita ng ibaba natin. Pero tingnan natin, ano ba sinasabi? Ang sabi po ni John Nery, una, binanatan niya muna yung, ano, yung walang preparasyon, yung unang araw daw, preparasyon sa
pagtubon sa COVID, yun muna. Pero sabi niya, but let us for now focus on one outrage. To mag-concentrate daw tayo ngayon sa kanyang paksahin. Ito na nga panukalang batas na sa ngayon sa kanya, ang pinakamagandang gawin natin dito huwag natin ipaseto. Sa ngayon po sa kanya, and let us quote what he said. Of the many infirmities in the proposed law, sa dami daw ng mga mali dun sa panukalang batas, ang pinakamaselan daw ay yung political pathology. Ito daw suffers from a debilitating hallucination. Kumbaga, yun daw parang lumilika ng mga sa mind mo, kumbaga naghahalo, ano mga hallucinations sa ano. Parang nababangungot kung natutulog ka. Hallucinate, iba-iba na ang mga nasa isip mo. Ay sinasabi niya na katotohanan daw ito talaga ang ano nito, layunin. Gamitin to laban sa sambayanan, sa karapatan. Palakasin ang kapangyarihan ng isang presidente. And doon po sa artikulo niya, meron pa siya mga binabanggit. Sabi niya, naalala ko tuloy noong panahon ni Marcos. Yun, nag-issue siya ng mga presidential commitment orders. Nung sinuspend niya ang rebellion ng habeas corpus, yung mga kinulong doon na suspected subversives, hindi na maka-file ng bail nila, kaya matindi ang dinanas po nila pagkat nakakulong sila nang hindi sila mabigyan ng pansamantalang kalayaan. Binasa po natin yung panukalang batas. Mamaya, bibigyan pa natin kayo ng mga ibang salient provisions. At sa tingin natin, yung sinasabi niyang that proposed law is suffering from debilitating hallucinations. Palagay ko, dinidescribe niya sarili niya. Mukha siya ang binabangungot dito. Sapagkat, ang katotohanan, lumilikha siya ng takot sa isipan niya. Wala namang dapat na ikatakot. Kumbaga, kakalat ka na naman ng kagulumihanan sa taong bayan, Larry, na wala namang katotohanan. Ang tinutukoy niyo po kasi, yun daw Section 29 ng proposed legislation, nagbibigay ng pagkakulong ng isang suspected terrorist nang walang mandamiento de aresto. Hindi raw judge, hindi rin ang pulis. Kasi hindi po ba na babanggit na rin natin dito. Bago ang isang mandamiento de aresto ay lumabas, ang judge na mag-i-issue noon. Pero dito raw po sa batas na ito, iba, hindi yung judge, kundi grupo ng mga tao ang binibigyan ng kapangyarihan. Pero tingnan natin muna yung Section 29. Ano ba exactly yung Section 29 na sinasabi ni Neri na nakakatakot? Sinasabi lang naman po rito na yung pong mga pulis o kaya military personnel na sila po ay autorisado in writing, ha? Sapagkat yung magbibigay nun ay yung ATC. Pag ikaw ay nakahuli ng isang suspected terrorist, ang gagawin po rito, ordinarily, kung wala yung batas na ito, kailangan ang pinaka-maximum na pwede mo siyang ikulong bago mo ibigay sa judicial authority, 3 araw. Pero dito sa batas na ito, pwede pong tumagal hanggang 24 araw. Kasi yung sinasabi po sa batas na
sa loob ng 14 calendar days, pwede mo siyang ikulong at pwede mong i-extend ng 10 araw pa. Kaya ang total, pangkalahatan, 24 días, calendar days. Pwede mo pong i-extend ito from 14, pwede mong gawin ng 10, pero mayroong mga requirements. Ano po ba ito? Kailangan ay yung kailangan mong ikulong yan sapagkat you have to preserve the evidence kaugnay dun sa kaso. Pangalawa, kailangan na ma-detain yan sapagkat baka gumawa pa ng krimen uli yan, ang terorismo. Pangatlo, mayroong investigasyon at nasa tamang proseso naman at hindi naman dinidelay. Madalit sabi, kahit na kinulong mo yan ng 24 days maximum, nire-require pa rin po ng batas na dapat na isurrender mo yan sa judicial authorities. Ibig sabihin, kailangan mong file na ng kaso yan. At meron pong requirements din doon. Kailangan i-notify mo in writing and judge doon sa pinakamalapit na hukuman kung saan mo inaresto yung suspected terrorist. Sasabihin mo yung oras, yung petsa, at yung pamamaraan ng pag-aresto mo. Yung lokasyon o kung saan mo nakuha yung detained suspect. Pati yung kanyang kondisyon mentally o physical. May diferensya na yung utak niya o kaya naman, baka nasaktan yan. Kailangan sabihin mo yun sa judge. Ano pa? Pagkatapos mo nun, yung pong ATC and the Commission on Human Rights ay bibigyan rin ng notice. After that, ano ang gagawin? Yung head doon ng detaining facility, sisiguruduhin mo, itong malaga, ito ang dapat malaman ni John Nery, na kahit na nakakulong ng 24 days maximum, abay bibigyan mo siya ng kanyang karapatan na malaman niya kung ano yung karapatan niya sa ilalim ng saligang mataas. Like yung karapatan malaman niya, bakit mo siya inaresto, bakit mo siya kinulong, ano mang inidemanda, ano mang akusasyon mo sa kanya. Kailangan malaman niya rin at sasabihin mo sa kanya, meron din siyang karapatan na kumuha ng kanyang abogado at bisitahin siya ng kanyang abogado. So, madalit sabi, yan pong mga kalayaan na binibigay ng saligang batas, hindi po tinatanggal. Kaya hindi mo pwede sabihin na itong batas na ito, sinisira mo ang karapatan ng suspected terrorist. Anong penalty? Ang penalty po rito, dun sa mga, ito, maganda ho ito kasi, baka hindi alam ni Nery, na kung sino man ang lumabag na pulis o military personnel dito sa nire-require ng batas na gawin mo ito, gawin mo yan, pag nakakulong yan at hindi mo ginawa yon, aba, mananagot ka. 10 taon ang penalty rito. Pag hindi mo ni-notify yung judge after the 24 days, o hindi ba yung pong mga karapatan ng suspected terrorist pinapangalagaan ng panukalang batas na ito. Hinabaan lang naman actually. Alam niyo po, kailangan din naman talaga yun. Bakit kanyo? Unang-una, hindi naman po yan aaresto o ikukulong. Sapagkat sa ilalim ng batas, binibigyan ng karapatan ang estado na magkaroon ng surveillance. Dati-dati, hindi pa pwede na magtap ka ng mga bawal yung wiretapping. Kasi paano mo nga naman malalaman kung nagpa-plano ito? Siyempre, hindi naman iyahayag yan.
Ngayon, kung meron ng meron silang karapatan mag-wiretap, o edi mahuhuli mo nga naman. Ay siyempre, pag nalaman mo na na ito'y involved sa planong terorismo, o di medyo meron ka talagang base, basehang legal, na aresto yan at makulong yan. Eh, pag yan, after 3 days, pinakawalan mo, o eh, balik yan sa dati niya. So, siyempre, kailangan bigyan po natin ang estado ng mga sangkap, armas na magagamit niya. Sapagkat tandaan nyo, kaya nang binanggit natin kanina, yung terorismo ay napaka-deadly crime ito. Kasi wala nga itong pinipili. Kita nyo naman sa mga bansang pinapasokan ng mga terorista. Kita nyo ang nangyari doon sa Amerika. O, di ba? Anong year yun? Matagal na yun. Sa ibang, I remember noon yung pinabagsak nila yung tower sa New York. Dalawa. Eh, ang daming namatay doon. Tandaan nyo si Osama Bin Laden, ayun, ang number one na terrorist doon. Kaya, hindi po natin masasabi na yung batas na ginawa o ngayon ay maaari nang maging batas sapagkat nakapasa na po eh at sinertify na urgent ni Presidente Duterte. Alam mo po, merong epekto yung ano eh, merong epekto yung certification ng urgency. Kasi sa ilalim ng saligang batas, ang isang panukalang batas, kailangan po merong tinatawag na first, second, and third reading at sa iba-ibang ng araw. Eh, pag urgently certified, eh, pwede nang i-waive yun. At matatapos na naman yung session ng Kongreso. Kaya kailangan ma-certify para may pasok na natin yun. Kailangan po niya natin yun. Tsaka, tanda-tanda nyo, hindi ba mga senador natin, maraming critic dyan. At maraming masugid na sinusuri ang anumang panukalang batas na makakasira sa karapatan ng tao. Yan sila Senador Lacson. Yan si Senador Drilon. Eh, pero the fact alone na nakapasa yan sa Senado, eh dalawa lang ang alam kong kumontra niyan, si Senador Pangilinan at saka si Senador Ontiveros. Pero yung mga ordinarily mga kontra, eh in fact si Senator Lacson ang author ng bill na ito. So that speaks for the timeliness and necessity. Sabihin, kahit na itong mga kritiko, eh naniniwala na kailangan na po natin ang ganitong uri ng batas upang matugunan natin ang maselang krimeng terorismo na kumikitil sa maraming buhay at sumisira sa ari-arian.